Miss Judy Atsante. So, Miss Juday, kamusta ka naman? How has it been being the longest endorser of Maggie? At ngayon, you're officially back with us, di ba? After quite some time. Nakakatuwa, di ba? Yung hat kasi, yung pwede kapalit dun ang katabi ng salitang longest, pinakamatanda, eh. Literally, from the very beginning of my life, bago ako nagkaroon ng pamilya, nagtiwala agad sila sa akin. At hindi nila ako iniwan. Walang iwanan dito sa Maggie. So, to my Maggie family, I am forever grateful to all of you. Kumbaga, marami ako nakita ng mga bagong mukha na nawala, na bumalik, nawala ulit, bumalik. Ako pa rin yun, hindi ko thank you. Parang kayo sa sabihin si Ben, yung sige, 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 tuloy mo. Loyalty ng Maggie talaga. Kasi nung sinabi ko rin na kanina, in-invest ko ang ako ng Maggie. Sabi nung isang boss ko din sa talk show, ba, sabi niya, alam mo ba ang Maggie? Grabe yan sila. Loyal talaga yan sila sa mga endorsement nila. At hindi basta-basta ang mga endorsement nila. Kaya hindi ko alam niya, ano ba nakain ng Maggie? Ba't talaga ako ang kanina ang kinuha? Kaya talaga, grabe talaga ang loyalty ninyo. Maggie family. Ayan. Yes. Maniwala, I think Maggie is the first. Hindi, I think Maggie is the first product who actually believed in me that I can cook. Siyempre, pag-artista ka, tapos nag-culinary ka, ang unang-unang marinig mo talaga agad, ah, kaya nag-culinary kasi may pera, nag-artista. Maraming. Iba, yung Maggie naniwala sila sa pinanggalingan ko na I wanted to learn to cook because it was my passion, and at the same time, I wanted to be an example to Johan at the time na hindi ako nakapag-college, but I wanted to prove to my daughter na may natapos ako, na gusto kong kurso. So, ayun ngayon yung pinangahawak ng inspirasyon ng dalaga namin na. Okay, my mom did this because it's her passion, so she's also doing a course, getting a course na may passion din niya. So, I think I took the right path by, you know, pursuing my dreams, not actually becoming a chef, but being an inspiration to you, to my daughter. Thank you. So, ang dami na natin pinagtatay. Ang dami na natin pinagtatay. Ano next? Marami. Napakarami. Yung akala mo nagawa na naglahat ng Maggie, you'll be surprised because there's so much excitement ahead. We're taking it to actually to a new level with Cook with Magic. Hindi na lang ito mga TV commercials. Meron pa rin naman mga TV commercials. Hindi naman talaga siya mawawala. Pero meron na tayong cooking show. And napaka-perfect for today's young cooks who want to learn and have fun in the kitchen and expect more magical recipes and fun cooking tips with Maggie. Yes, yes. Sa kaya, abangan niyo yun guys. Of course, first episode, later makikita niyo kasama na no less than Miss Judian Santos, di ba? Hindi talaga, no? Kung ano yung nakita niyo a few years ago, kitang-kita pa rin, di ba? Walang nagbago. Pero walang nagbago, di ba? So, ako actually may question ako kay Miss Judian din. Marami kang niluluto, di ba? For your kids, for yourself even. Which among yung favorite mo lutuin? Whether request ng kids or pag naisip mo lang talaga pag ito niluto mo, ay, sarap ng buhay. Personal favorite ko kasi talaga, sinigaw na ulo ng salmon. Yung ulo talaga ng salmon, akin yun. Nag-agay ka ba dito, chef, tato? Di ba? Lalo pag din itong maulan, it is my comfort food. Pag nagluluto ako, syempre iisipin ko ano gusto ng mga anak ko at mga asawa ko, di ba? Pero syempre iisipin ko, ano ba muna gusto ko?
And then, doon magre-report yung magiging menu ko for the night. Dapat yung gusto mo muna. So talagang, pag nalulungkot ako, gusto mo maging masaya, sinigat ako yung nasa loob talaga. Tapos meron kang batis na may sili, na may konting kanalansi, tapos may inig na kanya. Excuse me, kung kaya na. Parang ako po. Thank you. Actually, meron din ako isang question. Kasi syempre, when Julian started, yung nakita niyang mga ad niya kanina, talagang bagets na bagets, di ba? Yakop na yakop talaga. And until now, di ba? So, question ko lang is, what do you have, what would your advice be to aspiring chefs, home cooks, lalo yung mga bata kayo? Basta nung ko lang, don't be afraid to make mistakes. Okay lang magkamali kasi nakakain mo naman eh. Basta edible, kainin mo kasi doon ka matututo. I mean, Julian's Kitchen, when I created Julian's Kitchen, in my mind, I wanted to inspire people na okay lang magkamali sa kusina kasi nangyayari naman talaga siya. May nasusunog, nakakalimutan mo kasi hindi pala bukas yung apoy ng kalan mo, na hindi na pala kumukulo yung baboy mo. So, nangyayari siya and it's okay to make mistakes because matututo tayo dyan. And before you know it, nag-evolve ka na, nag-try out ka na ng mga mas komplikado pang recipes and dishes. And hindi mo malalaman kung sino yung mga tao na i-inspire mo. At kung sino yung mga tao na mapasaya mo kasi ikaw yung nagluto. At saka skill siya. Skill ang magkaroon ng kaalaman sa pagluluto. At kahit magprito ka ng itlog, skill yun eh. Kasi yung iba ka nakakasulog ng tubig eh. Tubig na lang yun, nasusulog pa. So meron talaga na chance na maraming pagkakamali, but it's totally fine. It is totally fine because we all learn from our mistakes. So, magiging ako itanong ko kay Miss Julia. Ako, Miss na rin ako. Kasi tinanong ko siya kay Chef John kanina. Pag-nanay talaga ito yung tanong kasi gusto namin ma-achieve yun. So, busy ka in your acting career, you started Julia's Kitchen again. Dami na yung projects together. How do you balance? I don't know. Alam mo, sa totoo, kapag gusto ko kasi yung ginagawa ko, lahat ng ginagawa ko sa buhay ko ngayon, gusto ko, mahal ko, may passion at buong buo yung trabaho binibigay ko. Hindi ako nakakaramdam ng pagod. More so, there's time management. Importante yung time management and yung support mo with your partner. Siyempre, siguraduhin mo yung spend time with your kids, each one of them, kasi ang mga anak namin, 5 years apart ang pagitan ng bawat isa sa kanila. So iba-iba talaga sila ng level ng pag-iisip, iba-iba na sila ng mga problema sa buhay. So you actually spend quality time, nag-date si Raya at si Nuncho, nag-date si Raya at si Johan, kami din ni Johan, nag-date kami ni. Those are memories na hindi mo mabibili sa toy kingdom na kahit na hindi mo din mabibili sa mga apps, hindi sila online. It's a memory that you create with your family na hindi mananakaw. So napaka-importante sa akin. Kaya importante rin sa akin na properly scheduled ang bawat trabaho ko. Meron ako at least pahinga na isang araw. And in between of my working days kasi kailangan ko i-accept yung sarili ko at the same time makapagbigay ako ng oras sa pamilya ko, sa mga anak ko. Sorry, ama, madaldal po talaga ako. Antayin niyo, kapag naka-wine ako, mas madaldal ako. Pero I make it a point, pag may pasok, I make it a point, ako yung nagising sa kanila, ako yung gagawa ng pagkain nila sa umaga, sasabayan ko sila sa alusan, iahatid ko sila sa first days of school nila, I make little notes sa mga baon nila. Same goes with my husband, lalagyan ko lang siya ng notes. Little things of letting your family know that you think of them and how much you love them just makes me happy. And hinahanap pala nila yun, yung mga notes na yun. Nalulukot sila kapag wala yung notes. So, nag-validate naman yung puso ng pagiging nanay na ay okay. Meron naman pala napupuntahan yung pagising ko sa umaga kahit madami na yung wrinkles ko at lumalalim na yung eye bags ko. Okay lang naman, basta para sa pamilya, gagawin mo talaga. And it's a fun bonding activity na kailangan mong i-instill sa kanila because
those are the things na ipapass din nila pag nagkaroon sila ng pamilya nila. Pero sa hindi pa naman, di ba? Thank you for sharing that part.